Questions? Oh, Sir Rick. Okay, Rick. Quick question lang, then. How did you handle the delinquent tenant? I think out. Yeah. I asked kung pwede ba siyang mag-move sa isang mas maliit kong unit. Yeah, kasi he was paying 100,000 for that unit eh. And alam ko na meron na siya problema sa business that time and kaya naman niya magbayad pero mababang amount lang. So, I moved her to a unit, to a studio unit na ang rental was just 15,000. Umayad siya. Kasi alam niya na kaya niya mag-bounce back, na kaya, I'm just looking out for her. So, yun. Kaya ko siya napapayag. So, medyo madali. Yung isa naman, actually, hindi ko siya na-kick out, pero hanggang ngayon, we're waiting na mabayaran yung balance. We structure, medyo, yun yung isa sa mga unang deals. Medyo mali yung structure ko ng deal kasi nag-pag-ibig loan siya, concurrently dapat babayaran pa niya ako ng ano, nung konting balance. So, nung approve na yung loan niya, hindi na niya ako binayaran. Nag-amortize siya sa pag-ibig. Dahil priority niya yun, dahil nga baka ma-foreclose siya ng pag-ibig. So, I let him kasi I structured it in a way na maski wala yung amount na yun, yun na lang yung profit ko dapat eh. So, hindi ako nag-profit dun sa deal na yun. Na nabalik lang kung magkano yung ginastos ko, pero yung profit na lang habol. So, hindi ko rin siya kinik out. It's because of that. But, I'm expecting that I'll be paid in the next few years. Kapag nakaluwag doon. Ayun, yung next year. Thanks. Last question po. Meron ko ba? Okay, there's none. Thank you again, Ms. Eden Daly. Can I ask you again to offer a loud clap for Ms. Eden? Okay, can you stand up? And a loud clap. Ready, 1, 2, 3. Okay, thank you so much. And before you see, huwag po muna kayong umupo. Bakit po umupo na kayo? May papagawa po ako sa inyo. Okay? Ano po yung gagawin natin? Okay, ang gagawin po natin next is pipila po tayo at ready po ang ating food. And then, kain na po tayo. Thank you!